Dum 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 dum. Hindi ba kayo nagtataka na sa modelo? Picture tayo! Picture tayo! Picture tayo! Pabilis sila pagbabago ng perspektiba. Pabicture tayo dito! Artista to eh! Okay, pabicture ha! Okay, 1, 2, 3! Pabicture tayo, tol. Ayun, okay. Okay, salamat sa'yo! Street children! Street children! Oh, si Chong Hilario! Grabe, kumapit na ako. Pero wala na akong chance. Nagkukuhin tayo kasi ako eh. Oo, tira mo. Wala naman siguro masama sa konsepto ng selfie, di ba? Lahat naman tayo eh, guilty dyan eh. Ano ba yung selfie? Ito yun, no? Bahagi pa rin ito sa pangunahing udyok ng tao na maramdamang tanggap siya sa isang komunidad, sa isang lipunan. At lahat tayo, nabubuhay sa bilang ng likes na makukuha ng kung ano man ang pinost natin. Lalong-lalo na sa isang henerasyon na adik sa imahe. Galing, oh! Ay, Mark! Pwede na pang Instagram to. At malaki na rin siyempre ang kinalaman dito ng radikal na pagbabago ng teknolohiya. Lahat kasi may cellphone. At lahat ng cellphone, may camera na. Isipin mo, kung nung panahon pa ng film, at picturean mo iyong sapatos, pagkain, alaga mong aso, kalyo mo, at mukha mong nakaganito, malamang sipain ka ng nanay mo. Ang mahal kaya ng film dati. Hop, hop, hop! Picturean mo na natin yan. Wala ka ng galang, ha? Bago kumain, pipicturean mo na, ha? Hop. Pero ang mga bagay nito, dapat may limitasyon. Kung dati nagdadasal ang tao bago kumain, ngayon, kailangang Instagram muna. Pero, ano nga kaya ang punto ng pagpapahayag sa buong mundo ng kung ano man ang kakainin mo? Kung ano yung susuot mo? Eh, sagarin mo na rin kaya, pinicturean mo yung pinasok, hindi picturean mo na rin yung lumabas. Ito ang panganib ng tinatawag na oversharing. Mukhang sa makabagong mundo ay paliit na ng paliit ang buwang para sa ating mga pribadong espasyo. Ang iyong ligaya, takot, bighati, katamaran at lahat ng posibleng maramdaman o lahat ng iyong maisipan, kahit sa totoo lang ay wala naman talagang saysay, eh kailangang may makaalam. Pero paano kaya yan? Kung ngayon pa lang eh, ganito na tayo, paano pa kaya yung susunod na henerasyon? Picture tayo, picture, picture, picture. Tatrabaho tayo pala eh. Sapan, tabahan na mukha ko dyan. Pero hindi kaya ginagawa natin itong mga bagay na ito para sa susunod na henerasyon? Hindi kaya ang pagpicture natin, ang pagpicture sa ating mga sarili ay sa isang malalim na antas, ay isang pagnanais na mabuhay ng walang hanggan, na gusto lang nating mag-iwan ng maraming marka sa mundo, di ba? Example, si Jose Rizal, ang daming iniwan sa atin, kaya kilalang kilala natin siya, mula sa mga panulat hanggang sa mga larawan. Eh, larawan ba ka mo? Eh, si Bonifacio, iisang picture lang ang meron tayo, yung kuha pa niya nung kasal niya. Yung iba ay galing na lang sa imahinasyon ng pintor na si Botong Francisco. Kaya sa ngayon, pitik lang ng pitik. Pitik lang ng pitik. Yan! Patigil, patigil! Hoy! Pitik lang ng pitik. Ma'am, pwede bang magpapalo? Okay na yan, pumayag na. Okay, pumayag na. Okay, Ma'am Lucci tayo. Ready? Nakalagay si Ma'am Lucci ng Urian eh. Kung may makita ka mang pinipicture na sarili, hayaan mo na lang. Huwag basagin ang trip niya. Sinusulat lang niya ang kwento ng buhay niya sa pamamagitan ng mga imahe. O sadyang maarte lang talaga siya. Bayaw! Ano yung sis pa't mga may iniwan? Kalamayan mo, loob mo, tol. Ang pagpipicture, mukhang hindi-hindi na yata mawawala ito sa kultura ng Pilipino. Kahit hanggang libing. Mayaw! Picture mo na tayo. Sige. Ayan. Patingin ako. Ako din. Sige, siya pa. Okay, sabay. Magpapla ako. Magpapla ka ba? Magpapla ako.